Hindi lang kalansay ng tao ang natagpuan sa lugar sa Caloocan kung saan umano nililibing ang mga pinapatay ng sospek sa iligal na droga. Nakita rin ang isa umanong pigtian. Pigtian. Tama. Patunay na noon pa man ay talamak na ang patayan ng mga sospek. Umaaksyon si Ryan Ang. Muling itinuloy ang paghukay sa bakanteng lote na ito sa Tala, Caloocan. Matapos madiskubre ang ilang kalansay ng tao noong Martes. Malalim ang hukay na ginagawa dahil natabunan na raw ng lupa ang lugar habang ginagawa ang pader sa ilog. Nung nakita ito ng ating informant kapon, medyo nagbago ang itsura. Kaya sinisikap natin talaga, pinapalaliman natin, baka sakaling makuha natin mga sinasabing nakabound dito. Dito natagpuan ang mga buto ng isang sanggol. Iniimbestigahan na kung may kinalaman ito sa unang dalawang bangkay na natagpuan. Meron sinasabi din na pamilya. Parang ganun, pagkakalaban ka, alas buong pamilya mo, busi na. Pero base naman doon sa istorya ng ating imam, ang sinasabi nila, pagka merong namamatay na bata na below 1 year old, inaalaw nila yung parents na hindi makapagbayad sa sementeryo na magbaon dito sa likod ng simbahan. Medyo may contradiction doon sa kanilang sinasabi. Kaya ang ano ng ating district director is masaliman pa natin yung investigasyon. Nang pasukin naman ng mga polis ang abandonado ng mga bahay, natagpuan ang ilang drug paraphernalia. At sa isang kwarto, may nakitang lubid na nakalawid sa kisame. Ito raw ang biktian na ginagamit umano ng mga drug pusher sa mga nang-o-ons sa kanila. This is to prove na ever since talaga nagpapatay na sila dahil dyan sa illegal drugs. At the same time, yung mga hindi nag-remit. At may mga info pa tayo na yung mga sinususpek nilang mga asset. Pag pumasok dito sa lugar na to, hindi nakakalabas. Tuloy ang investigasyon kaugnay nito. Habang din nila nasa crime lab ang mga kalansay para malaman ang pagkakakilanlan. Umaaksyon, Ryan Ang, News 5.